So ito guys, isang dispan hanabisi. Ayan. So ang problema na ito, hirap umikot ang 1 or 2. So number 3, ayaw talaga. So ibig sabihin, hirap siya. Ayun guys, ituturo ko sa inyo kung bakit ayaw umiikot ang ating bleed or hirap umandar. 1 or 2, mahina. At 3, wala talaga. So ipapakita ko sa inyo paano natin i-repair. So panoorin nyo guys. So ngayon guys, babaklasin natin ang mga yung cover at yung kanyang bleed para ipapakita ko sa inyo kung ano ba talaga ang problema nito. So una, pag-check natin guys, siyempre pag mabaklas natin to, doon ko sa inyo ipapakita kung ano natin, kung ano ang papalitan natin na pisa. So okay na ito guys, nababaklas ko na. Unang step para malaman natin kung ano dapat natin i-check. So nakikita nyo, napapansin nyo itong shafting, kung maluwag ba, kung ano ba, kasi malalaman natin kung sira. So dito sa pag-check natin, walang clearance. So ibig sabihin okay itong shafting nito at bushing. So next gawin natin guys, tanggalin natin itong kanyang guard or guard ng sa ating motor. Tanggalin natin itong screw. So para sigurado tayo, para makita yung shafting at bushing, double check at lalagyan na rin natin itong langis or singer oil, pwede rin, or motor oil. So kakalasin ko muna to, itong screw sa kanyang kapasitor. Ayan, tinanggal ko na. So dito guys, papakita ko kung talagang sira ba or hindi yung ating shafting or bushing. Makikita natin sa shafting kung may tama na. So unang step guys, so tinanggal ko muna yung gearbox para ipakita sa inyo yung shafting. So yan. So kailangan dandahan lang. Oh, ito, kita ko na. So ibig sabihin talaga walang tama. May tama man konti pero okay pa to, malinis pa. So next gawin natin guys, lagyan natin ng gear oil. Wala dito ang problema. So yan, lagyan muna natin para ano na, pangmatagalan. So yan, ganun lang paglagay guys sa ating singer oil. Yan, yung tamang-tama lang para kabilaan yan guys, kabilaan. Kailangan lagyan natin. So yan, ibabalik natin to guys, pero kabilaan yun ha. Yan. So pagbalik dito guys, basic lang din, apat na screw or tornilyo sa kanya yung stator. So ito guys, yan, itong papalitan natin, itong kapasitor. Sigurado ko ito ang problema niya. Hirap umikot, ayaw umandar. So number 3, ayaw. So ito yung last chance natin guys, itong papalitan natin, itong kapasitor. So ibalik na natin guys yung kanyang screw para mapapalitan yung kapasitor. So ayan guys, balik na natin. So ito ngayon, so kinakat ko na yung wire ng lumang kapasitor at papalitan natin ng bago. So ayan. So kung anong value doon sa kapasitor guys, ganon din ang ipapalit natin. So ano pa na tayo yung plier para maano natin, ma-splice yung ating wire.
Tapos yung kapasitor na bago. Ayan. Kahit makabaliktaran yan, guys, no problem. Kung halimbawa kung ikot, baliktarin lang din natin. Ganun lang ito. So, ayan guys, tapos na. So guys, test tayo. Ayan. So number 1. Ayan. Diba? 2. 3. Ayan. So diba? Yan lang ang problema, guys. Kapasitor lang. So basic lang. So hanggang dito na lang, guys, ang ating video. Maraming pong salamat at huwag kalimutan mag-subscribe sa aking channel. Thank you so much. Bye-bye.